What's up guys? Nandito po tayo ngayon para makapanayam ang isa sa mga umahabol na city councilor sa Angeles City. At siya po ay nabibilang sa grupo ng Bayong Angeles. Atin pong alamin ang kanyang mga platform at programa kapag siya po ay naupo sa Angeles City. Let us welcome Attorney Israel Forto. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Kap. Opo, kumusta po? Okay naman. Busy. Humahabol tayo ngayon bilang councilor ng Angeles City. Bilang isang baguhan at first time natatakbo, kailangan nating magpakilala muna. Basically, Attorney Forto is a litigation lawyer. I handle criminal cases, civil cases, and other special proceedings. Mahawak tayo ng iba't ibang kaso at nakikipagbakbakan sa korte. Hiningi ko sa Panginoon noon na ibigay lang sa akin yung title na abogado, ibabalik ko sa kanya yung kapurihan sa pamamagitan ng pagbigay ng free legal service and free legal advice. Hindi mo na itatanong, Kap, marami tayong hinawakan na pro bono noong pagkapasa ko bilang abogado. And I thank God na naitawid naman natin yung mga tinulungan natin noon. May mga na-acquit, may nabawi yung kanilang pera. At yun na nga po, yung commitment ko sa Panginoon na magbigay ng free legal service ay pinanindigan natin. Kaya masarap pala yung gumawa ka ng mabuti na walang hiningi kapalit. Sino si Attorney Forto? Well, si Attorney Israel Forto ay isang simpleng tao lang. Pinanganak ako dito sa Angeles City. Dito ako sa Barangay Balibago. At nakapag-aral ako ng elementary sa AUF. High school ay Angeles City Science High School, kaming first batch. And then, nag-college tayo, AUF din, Bachelor of Science in Computer Engineering. Pagkatapos nun, kinailangan ng abogado yung pamilya. So, I pursued my education sa AUF din, School of Law. I'm a family man, my wife, co-youth sa church. And God blessed us with three beautiful children. Yung panganay namin si Cheska, and then si Franco, and then ang bunso si Joaquin. Ano na ang nagawa ni Attorney Forto? Bago tayo naging abogado, nagtrabaho muna tayo sa mga private companies. Pero ang pinaka tumatak sa buhay ko nung ako ay nagtrabaho sa lupaho. Hindi pa ako abogado noon at nakita ko na isa sa pinaka malalang problema ng bawat Pilipino at mga Angeleno, yung kawalan ng permanenteng pabahay. Nakakalungkot na habang tayo may magandang sinisilungan, umuulan, umaaraw, may mga Angeleno na habang sila'y natutulog, may pumapatak na tubig sa kanilang bubungan at mainit sa tanghali. Kaya nung ako'y nasa lupaho, nakita ko yung dapat na serbisyong ibigay doon sa mga nangangailangan ng permanenteng pabahay sa pamamagitan ng socialized housing program ng Angeles City. At nung ako'y pumasa na bilang abogado na, nag-decide ako na pumasok na sa private practice. Una kong experience ay dito nga sa law firm namin, Valerio Chan and Onofre Law Offices. Nagkaroon din ako ng experience sa Clark. Naging corporate lawyer ako ng iba't ibang kumpanya doon. My main boss is the former three-term counselor, Doc Irineo Alvaro. Siya yung nagtiwala sa akin. Binigyan niya ako ng chance na mag-flourish yung aking career sa corporate law. Habang nagpa-practice tayo rin sa Clark, I handle litigation practice. Bulk of my cases yung talaga expropriation sa bataan naman. So basically, that's my career as a litigation lawyer. Ano pa ang kayang gawin ni Attorney Forto? Dito sa ating bago nating tinatahak na tayo humahabol bilang counselor, I think I can contribute my knowledge and my experience in legislation. Alam natin at kailangan nating tandaan na ang trabaho ng isang counselor ay gumawa ng mga batas, gumawa ng mga ordinansa. At itong mga ordinansang ito ang magpapataas ng kalidad ng pamumuhay ng mga tao, lalo na dito sa Angeles. Gagamitin ko yung aking kaalaman sa batas para gumawa ng kapaki-pakinabang at may malawakan at matagalan na benepisyo ng mga ordinansa. Number one dyan, padadaliin natin ang transaction sa City Hall. Isa sa naging magandang epekto ng pandemic ay nagkaroon ng online transaction. Ngayon, hindi na natin kailangan pang pumunta ng mall, ng mga tindahan para bumili ng iba't ibang gamit. Andyan ang Shopee, ganun din sa pagkain. Kahit madaling araw pa yan o gabi na, ganun din sana yung gusto kong mangyari sa transaksyon sa City Hall. Bibigyan natin ng options mga Angeleno na mag-transact sa City Hall physically or electronically. So, yung mga gustong kumuha ng mayor's permit, ayan, meron tayong app
titignan na lang nila kung ano yung gusto nilang transaction, kung yan ay mag-renew ng business permit, click mo na lang yan. At pagkatapos, send. Pati yung pag-submit ng mga requirements, scan documents na lang, and then isesend doon. At kapag yan ay napag-aralan na ng proper agency at nakita nila na ito ay sapat ng requirements, pwede na nilang ipadala yung documents din. Pagkakataon ng mga Angelenyo na mag-stay na lang sa bahay kung ayaw pa nilang ma-expose, o kaya yung mga nagtatrabaho o nagpapahinga, hindi na mapapagod pa na pumunta physically sa City Hall. Pangalawa, bilang nagtrabaho sa Lupaho, palalakasin natin lalo yung programang pabahay sa Angeles City. Gagawa tayo ng socialized housing program para doon sa mga informal settlers nating mga kababayan, at gagawa rin din tayo ng mid-cost and low-cost housing program na kung saan yung mga may kakayahan ng mga Angelenyo na magbayad ay bibigyan natin sila ng rent-to-own scheme para hindi lang yung mga private na company ang nakakapag-offer, pati rin ng ating city, dahil obligasyon din ng ating syudad na pangalagaan ang kanyang mga nasasakupan. Pangatlo, dadagdagan natin ang mga abogado sa Angeles City Legal Office. Nakakalungkot na may mga natatalo sa kaso dahil hindi nila napaghandaan dahil sa kukulangan sa pera. Alam mo, napakalungkot, Kap, na minsan o kadalasan nagiging batayan ng hustisya yung pera dahil wala silang panggastos. Yan po ay napakalungkot, kaya magdadagdag si Attorney Forto ng mga abogado para mayaman man o nasa laylayan, pantay sa mata ng batas. At panghuli, si Attorney Forto, no, ay hindi lamang isang abogado, tayo rin ay isang pastor. At ako'y nalulungkot na nakikita natin lumalaganap ang krimen, lumalaganap ang karahasan. Ako'y naniniwala na ang Panginoon lang ang pwedeng magbago ng puso at isipan ng isang tao. Kahit paano natin pagsabihan ng isang tao na huwag nang gumawa ng kasalanan, huwag nang gumawa ng hindi maganda, kung wala naman ng galaw at kilos ng ating Panginoon, wala rin mangyayari. Kaya gagawa tayo ng moral and spiritual recovery programs para mas lalo natin ipalapit sa ating Panginoon ang mga Angelenyo. Attorney, magkakaroon po tayo ng konting game. Ang tawag po sa game na to is, ano reacts mo? Okay. So, magbibigay po ako ng mga current issues sa Angeles City. Tapos parang kamukha lang sa Facebook, kung ano yung sa tingin mo, sa loobin mo dun sa issue na yun. Itas mo lang yung emoji. Meron po tayo dito, angry, like, heart, sad. You don't need to comment doon po sa mga issues. Okay. You just raise po yung emoji. Traffic situation, sad. Solid waste management, angry. Kut-kut flyover, angry. COVID-19 response ng Angeles City, sad. Angeles City Water District, angry. Pampam Public Market. Nako. Angry and thumbs down. So nakita po natin ang reaction ni Attorney sa mga issue sa Angeles City. Bakit si Attorney Forto? Anong meron si Attorney Forto na wala yung iba? Tandaan po natin na ang trabaho ng isang konsehal ay gumawa ng mga batas. Yan ang kanilang pangunahing layunin. Kaya po bilang isang nag-aral ng abogasya, alam ko po yung mga dapat na kinalolooban o parte ng isang batas para ito'y maging kapakipakinabang. Sad to say po, maraming mga ordinance ang nakita ko na hindi sumunod sa Constitution. And under our jurisprudence, any law or ordinances that runs counter with the Constitution is unconstitutional. Yun pong ating paggawa ng batas ay hindi lamang sa dito. More importantly, dito, we are guided by our principle. Kailangan lahat ng gagawin ay God first. And sabi nga sa Matthew 6:33, unahin mo ang karyan ng Panginoon at lahat ito ay bibigyan niya sa'yo. Message po sa mga kapwa natin ang Angelenyos. My dear Angelenyos, ang election po ay isang karapatan na ibinigay sa atin ng Constitution, right of suffrage. At ito pong ating karapatan na ito ay isa sa equalizer dito sa ating mundo. Dahil pagdating ng araw ng election, pantay ang mayaman sa nasa laylayan. Kung kaya po kailangan nating gamitin itong ating karapatan upang mapabuti ang ating bayan. Dahil kapag hindi po tayo namili ng tamang mga leaders, ang magsasuffer po ay ang buong Angeles. Siguraduhin po natin na ang ating iboboto ay hindi lang natin basta kaibigan, kakilala, kung hindi importante po ay may kakayahan at may talino na maglingkod sa ating bayan.
Huwag niyo pong kakalimutan, Attorney Israel Forto, number 12 sa balota. Maraming salamat po, Attorney Forto, sa pagtanggap po sa amin upang mas makilala po kayo ng mga kabataan at saka viewers po natin. Huwag po natin kalimutan na i-like at i-share po itong video ito para mas madalpa po tayong mabigay na kaalaman regarding po sa plataforma ni Attorney Forto.